Hello mga kabayan, welcome back to my vlog. This is Super Mario Travels. Nagbabalik po tayo at tayo ay nagkaroon ng konting oras para makapag vlog tayo. So, maraming salamat mga kababayan sa walang sawa ninyo suporta at sa mga hindi ko nare-replyan. Busy po si Super Mario Travels ngayon. Iba na po ang buhay ko ngayon. Nandito na po ako ngayon sa ibang bansa. Katulad ng marami pong humingi sa akin ng contact, lalo sa Facebook, dito din po sa YouTube channel natin. So, nandito na po ako sa ibang bansa para po sa inyong kalaman at hindi po katulad na ako yung nasa Pilipinas, talagang natututukan ko po kayo lahat. So, sa ngayon po ay busy po tayo kaya bibihira po tayo makapag-upload. So, shout out po sa inyo lahat, mga kababayan. So, mga kababayan, i-share ko lang po sa inyo yung nagawa kong forward territory. Hindi ko po siya pwedeng videohan. So, naka-monitor po ang ating mga big boss. Ang katabi ng shop po namin ay forward. Yan. May mga kababayan din po tayo sa forward dito sa harap ng pinagtatrabaho natin. Ano lang naman eh, kalsada lang ang palitan, pagitan. So, nandyan yung forward. So, ganito kababayan, baka po kayo may magawang puro territory. So, pag magpapalit ng battery. So, kung napanood po ninyo kabayan, yung video natin dati, pag nagpapalit ng battery, ay sabi ko, may dalawang klaseng paraan ng pagpapalit ng battery. Isang, pinapaandar, nakaandar yung makina bago tanggalin yung battery. Kasi, doon sa Japan, ay papagalitan ka pag ikaw ay nagpalit ng battery na hindi mo pinandar. Kasi maraming marireset. So, time is gold sa Japan. Dito rin naman po sa Australia, time is gold. So, kapag tayo po, ang isa pa, kapag magpapalit tayo ng battery ay yung nakapatay ang makina. So, ayan, yung kadalasan, yung mga common na ginagawa natin. So, ganun nga mga kabayan, yung experience ko sa Ford Territory, nagpalit ako ng battery, nagkaroon po ng ship shock. So, automatic yun. So, anong gagawin natin para nagkaroon ng ship shock, hindi po natin alam kung hindi po tayo nakaka-experience. So, dahil po nga tayo kabayan ay napapagtagni-tagni natin mga experience natin, so nagawan po natin ang paraan. Kasi kabayan, dito din po sa Australia ay yun yung common na ginagawa din sa pagpapalit ng battery na nakapatay ang sasakyan. Unlike in Japan, talagang automatic papaandarin mo. So, forward territory automatic 2016 to 2018. Pagpalit ko ng battery, nagkaroon ship shock, anong gagawin ko ngayon? Ay palabas yung sasakyan. So, tinanggal ko yung negative ng battery within 10 minutes, pakataas pagbalik ko, meron pa rin ship shock. So, ang ginawa ko ngayon kabayan, biglang pumasok sa isip ko, drenade ko siya. Park, reverse, neutral. Siyempre, dadaan lahat sa lahat ng, gear, sequence yan. Pahina ng pahina ngayon. So, pangatlo, na-reverse ko, pina-andar ko ng medyo malayo, taligay ko sa drive. Yung nawala po yung ship shock ng forward territory. So ngayon, hindi ko alam kung bakit ganun yon kasi hindi naman tayo taga forward. So yung isang kababayan natin na taga Batanggenyo, palagi namin kausap kasi paglabas ng shop ay magkasalubungan lang kami. Parehas pang oras ng labas namin sa trabaho. So sabi ko, kabayan, may tatanong lang ako. So nagpalit ako ng battery ng forward territory na automatic, 2016 to 2018. Bakit ganyan? Yun daw yung sakop nun eh. So, nagkaroon ship shock. So, ang ginagawa daw nila, ini-scan, tapos ni niro-route, tapos pinapatakbo. So, yun daw yung ginagawa nila. So, at nire-reset din daw. So, sabi sa akin, paano ginawa mo para mawala? Sabi ko, tinanggal ko, nire-reset ko lang sa battery, tinanggal ko, within 10 minutes, binalik ko, pero may ship shock pa rin. Bago nung pinandar ko, sinit ko lahat sa lahat ng gear niya. Nawala, may tatlong sequence yung ginawa ko. Sabi sa akin, tama kabayan yun. Minsan ganun ginagawa namin pag hindi namin madala sa resetting ng scanner. Kasi minsan, manual daw ang kailangan. So, ayun pong kabayan, sana po ay may natutunan kayo. Sa muli, this is Superman Travels. Once again, mabuhay po tayong lahat. At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi sa ating i-upload na video. So mga kabayan, keep in touch lang po at pasensya na po.
At hindi po ako makapag-reply kasi sa pag-upload nga po ng video ay ako'y limited po ang oras natin. Maraming salamat. Bye-bye.